Isang alien spaceship ang nagbabantang atikihin ang mundo, kaya mag-isang sumugod si Olivia para subukang pigilan ito habang inaayos pa yung defense tower. Samantala, may problemang kinahaharap din ang headquarters nang makita nilang may higanteng halimaw ang direktang sumusugod din sa kanila. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Mech Cadets Part 3. Umalis si Olivia dala ng bugso ng damdamin na protektahan ang sangkatauhan kahit na anong mangyari. Sinusubukan siyang bumalik muli ng ama dahil hindi pa daw nato-testing umalis ng Earth ang Hero Force Unit, pero pinutol lang ng anak ang komunikasyon sa base. Patuloy pa rin ang pag-angat niya sa himpapawid hanggang sa uminit ang paligid niya dahil hinihila siya pababa ng gravity. Ilang sandali, namalayan na lang niyang nasa outer space na siya, at inireport ng sarhento na nakalagpas si Olivia ng ligtas palabas ng Earth. Sumunod sa may garahe, inutos ng general na kailangan daw nilang maibalik online yung GDR control unit habang ang mga kadete ay magpo-provide ng security report sa lugar. Lumapit naman si Dolly na gusto rin daw na tumulong, at sinabi sa kanya na kailangan daw nilang patibayin ang defense ng buong kampo, kaya ipinagkatiwala sa kanya yon. Nadaanan na ni Olivia ang control unit sa space at naghahanap sa posibleng alien na papasok sa butas. Pagkatapos ay may napansin siya sa malayo at pagkaskan niya nito, isang alien spaceship pala ang lumalapit. Nakarating naman ang mga bida sa defense tower at sa pamumuno ni Ava, binigyan niya ng mga gagawin ang bawat isa para maibalik online ulit ito sa madaling panahon. Inutusan din niya si Stanford, at ang robot nitong si Buddy na kailangan niya daw pumunta sa itaas para i-realign ang signal ng tore. Samantala, sinisisi ni Frank ang kanyang sarili dahil kasalanan niya daw na hindi niya nakita yung alien sa perimeter niya, kaya nasira yung control unit. May nangyayari namang reaction sa Nexus Link ni Maya at pinalapit siya sa nag-aalinlang na binata na gawin ang tungkulin nito. Nagpayo siya na kailangan daw nating matuto sa pagkakamali natin sa nakaraan, at gamitin ito para harapin ang mga pagsubok ng kinabukasan. Naunawaan ito ni Frank at naghawak kamay sila sa gitna ng napakagandang dimensyon. At sa wakas, nagkaroon muli sila ng komunikasyon kay Olivia na nagsasabi na meron na daw siyang visuals sa paparating na spaceship. Ito ay sobrang napakalaki at lumipad ang kadete sa paligid nito, sabay ginamit ang pagkakataon para maskan ang buong sasakyan. Kasabay rin nito, pinadadala niya sa base ang lahat ng impormasyon at nakikita rin ito ng kanyang iba pang mga kasamahan na kadete. Sinabi ng general na pwede na daw ito kaya bumalik na siya, pero ang matigas na ulo na anak ay gustong tapusin ang misyon niya. Nakakapagtaka na sobrang tahimik ng kapaligiran at pagkalapit niya sa bandang harapan nito, isang mata ang bumungad sa kanya na ikinagulat niya kaagad. Ni-report niya na ang sasakyan daw ay merong mata at nadagdagan pa ito ng marami pa sa labas, kaya sumigaw si General Park na hindi daw yan sasakyan kundi isang napakalaking alien shard. Paalis na sana si Olivia pero nahagilap ito ng malaking kamay ng halimaw. Pagkatapos ay naglabas ang alien ng napakaraming mga itlog sa likod nito, kaya sinubukang atakihin ito ng robot niya. Sa kampo, nagboluntaryo si Adam na tumulong kay Olivia, kaya sumakay ito sa isa sa mga HF units. Pero sa kasamaang palad, hindi masyado upgraded ang mga robot nila, kaya hindi sila nakalagpas ng himpapawid at napilitang mag-eject si Adam na naman sa kanyang robot. Kaya ang inutusan na lang ni General Park ay sila Frank at Maya para tulungan daw ang anak. Gusto rin daw na sumama ni Stanford, pero ang tungkulin daw niya ay ang protektahan si Ava hanggang sa maayos ang defense tower. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Olivia sa mga shark at kahit na anong pag-atake niyang gawin, ay lubhang napakarami nila para kalabanin lang ng mag-isa. Buti na lang ay malapit na yung dalawa para tumulong din, samantalang hindi napansin ng dalaga na may itlog na palang kumabit sa kanyang likuran. Napansin niya rin na mabilis na nauubusan siya ng energy, kaya nawala na siya ng panira. Ang malala pa noon ay pinalibutan pa siya ng maraming itlog na tuluyang humihigop sa robot niya. Nagmakaawa siya sa ama na tulungan siya, pero nawala na rin ito ng signal sa kampo. Nakarating din sa wakas ang dalawa pang mga kasama at tinulungan agad ni Maya ang kaibigan. Nung gumana na ang GDR unit, nagkusa na si Stanford na umalis para puntahan na daw ang iba pa sa space. Sumakay na ngayon siya kay Buddy, sabay lumipad na rin sa himpapawid. Sa kasamaang palad, ang barrier ay unti-unti nang bumubuo at mukhang hindi na daw sila makakabalik sa Earth sa tamang oras. Himala namang nakapasok pa rin silang lahat rito at nakita nila si Stanford sa kabila ng barrier. Tinanong nila kung anong nangyari, pero ang paliwanag lang ng bida ay medyo nauunawaan na niya ang mga pwedeng gawin ng robo nito.
Samantala, pinuntahan ni Tanaka sa opisina si General Park, at sinisi niya ito kung bakit mag-isa ngayon si Olivia na nasa panganib ngayon. Nag-alitan silang dalawa hanggang sa magulo nila ang buong silid, pero ang rason ng General kaya nga ginawa niya ang Hero Force Program para hindi na sila magpadala ng mga bata sa laban. Pero hindi pa rin nawala ang galit ng kapitan kaya nagdesisyon ito na bumitaw na sa kanyang tungkulin. Ang dambuhalang Sharg ay patuloy pa rin sa paglapit pero kampante ang lahat na pipigilan daw ito ng barrier. Di nila alam na matalino itong halimaw at medyo nagmasid. Sabay nilapitan ito ang mekanismo ng barrier at sinira iyon gamit ang malaki nitong kuko. Nagresulta ito ng pagkawala ulit ng barrier at nag-alala ang lahat, pagkatapos ay nagpalabas ulit ng mas maraming itlog pa ang alien Sharg. Naisip ni Stanford na hindi matatapos ang pagdami ng mga kalaban, kaya dapat daw ay maayos ulit yung GDR unit. Pinuntahan niya ito at napansin na nasira yung alignment motor. Susubukan niya daw na ayusin ito pero kailangang lumabas daw siya sa robomech niya. Sinabi ni Maya na poprotektahan nila siya at kinuha na ngayon ng bida ang pinagkakatiwalaan niyang wrench. Samantala, nagpaalam na si Tanaka kay Chief Max pero bago siya umalis, puntahan na muna daw niya si Tambo. Sa garahe, tuwang-tuwa na makita niya na maayos na ulit ang kalagayan ng kanyang robomech, at pinaalala ni Chief Max na ang mga bata ngayon ay ginagawa ang lahat para pigilan ang mga alien. Ito ang nag-udyok sa kapitan na hindi niya pwedeng abandonehin ang mga estudyante niya kaya paalis na sana siya, pero tinawag muna siya ni General Park. Nakiusap ito na ibigay ang aparato kay Olivia para makabalik, sabay ipinakita ang natitirang mga robo heart. Mabait si Tanaka kaya pumayag ito na gawin yun. Balik sa bida, itinulak niya ang malaking bakal para kumabit sa kabila, at sinarado ito gamit ang wrench. Patuloy pa rin ang pagsugod ng mga alien kaya matindi ang depensa na ginagawa ng mga kasamahan niya. Sumunod ay pinuntahan ni Stanford ang control panel ng unit at pinindot niya ito para umayos ulit ng posisyon. Mukhang gumagana naman ito nung una, pero sinabi sa monitor na hindi daw makakonek ito sa defense tower ng Earth. Hindi matapos-tapos ang pagdaloy ng mga Sharg sa kanila pero sinabi ni Olivia na kailangan pa daw ng maraming oras si Stanford. Samantala, may nakapasok na dambuhalang Sharg sa Earth at mukhang didiretso ito sa defense tower. Nakabalik si Ava ng ligtas sa may garahe, kasama ng dalawang kadete na nahulog kanina, kabilang si Adam na mukhang okay pa rin daw naman. Sinabi rin ni Ava na nakuha niya rin ang mga Hero Force unit na pwede daw nilang magamit ulit dito. Mainit pa rin ang labanan sa space malapit sa barrier, habang hindi pa rin sumusuko yung bida sa pag-ayos ng control unit. Sinabihan niya rin si Buddy na magiging okay lang siya kaya tulungan daw nito ang ibang kasamahan. Sumunod ay kailangang makapunta siya sa kabilang station pero biglang nasira ang kanyang thruster at hindi niya nahawakan ang handle kaya tuluyan siyang nahulog papunta sa Earth. Nagkaroon siya ng alaala ng kanyang mga magulang nung nakaraan, at pagkamulat niya ng mata, nailigtas pala siya ni Buddy na nagmula sa portal. Balik sa headquarters, ang dambuhalang Sharg ay hindi pala pupunta sa defense tower pero namataan nila sa monitor na dumidiretso ito sa kanilang kampo. Nag-report si Chief Max na operational ang HF2, pero wala itong armas na gumagana. Lumapit naman si Dolly at nagmungkahi ng ideya na may iba pang paraan. Gusto ring tumulong ni Adam, kung kailangan nila ng piloto ay nandito lang daw siya. Nagkakaproblema si Olivia sa space dahil kakaunti na lang yung energy ng robot nito. Nahihirapan din yung ibang mga kasama, kaya ginamit ni Olivia ang huling missile ng robot. Nung 2% na lang ang nasa screen, automatic na itong nag-shutdown at wala na halos siyang makita. Ilang sandali ay may nagbukas ng pintuan at nasa harapan niya ngayon ang kapitan para iligtas siya. Sinabi nito na hindi pa daw nagtatapos ang laban sabay pinalitan din ng bago ang power source ng Robomech. Dahil dito, bumalik sa dating 100% ang energy bar niya, pagkatapos ay nagsimulang sumugod na sa laban si Tanaka. Wala namang tigil sa pagtakbo ang dambuhalang Sharg sa Earth pero nakaabang lang sa kampo ang grupo ni Chief Max para salubungin ito. Nung malapit na ang kalaban, lumabas na rin ang huling Hero Force unit na humarang ngayon sa alien. Pero nung bumangon ito ay mas malaki pa pala ito kaysa sa inaasahan nila at agad din na umatake sa robot. Buti na lang magaling na umilag itong si Adam habang nininerbiyos sa loob ng control panel. Sa huling sandali, kakainin na sana siya ng malaking bibig ng alien pero agad na naka-eject ang binata palabas, sabay ng pag-trigger nito ng detonator. Sumabog ito sa mukha ng kaaway na siyang tuluyang tumalo doon. Balik sa space, nakapasok na muli ng barrier ang buong grupo,
At matagumpay na naayos na pala ni Stanford ang barrier ng control unit na humarang sa paparating na mga alien. Nagtagumpay silang lahat sa pagtutulungan ng bawat isa at naging proud si Tanaka sa mga kadete. Sumunod ay kinausap siya ni Buddy at sinabing ang dambuhalang alien sa labas ay ang pinakareyna ng lahat ng mga shark. Dinagdag din niya na ito na lang daw ang tanging tsansa nila para iligpit ito at pumayag si Olivia para daw sa buong sangkatauhan. Lumapit sila doon at inilabas ni Maya ang isang power core sabay inihagis niya rin ito. Tumira din si Frank ng flying drone na siyang nagpasabog sa bagay na yun at nag-trigger ng malakas na explosion sa paligid ng Alien Queen. Kasabay rin ito, isang malawak na black hole ang humihigop ngayon sa mga alien kabilang na rin ang mga bida. Kaya sinabi ni Tanaka na kailangan na nilang lumisan agad sa lugar habang sumisigaw yung Reyna sa likuran nila. Ilang sandali, nawala na yung humihigop na black hole at tinanong ni Frank kung anong nangyari. Pagkatapos ay napansin nila na mas marami pang shark ang lumalabas mula sa Reyna, kaya minungkahi ng kapitan na ngayon lang ang tanging tsansa ng grupo para mailigpit ito ng tuluyan. Kinausap ni Buddy si Stanford at sinabing nagagawa daw nitong makontrol ang gravity. Sumunod ay nagmungkahi siya na magpasabog ulit ng power core pero ang gagawin nila ngayon, kukontrolin ni Buddy yung black hole para tumagal pa lalo itong nakabukas. Pumayag si Tanaka at sinabing kailangan niya ring itulak ito para siguradong pumasok daw sa portal. Nagulat ang lahat dahil hihilahin din daw siya ng black hole, pero determinado na gawin pa rin ang sakripisyong ito ng kapitan. Alang-alang sa buong sangkatauhan, naghanda na ang mga bida para sa gagawin nilang plano. Naghagis na muli si Maya ng isa pang power core at sinundan nito ng flying drone ni Frank para sumabog iyon. Nag-trigger ito ng umiikot na liwanag at nabuksan na muli ang malaking black hole sa likuran ng Reyna. Ginamit na ngayon ni Stanford ang kapangyarihan ng kanyang robo-mech na siyang nagpalaki pa ng butas ng portal. Hinihigop din ito ang lahat ng mga alien shark at nahihirapang makaalis din yung dambuhalang halimaw. Ginamit na rin itong pagkakataon ni Tanaka na sumugod, pero di inaasahang nasira pala ang kanyang thruster kaya nawalan siya ng balanse at nahuhulog ngayon sa black hole. Buti na lang ay pinuntahan kaagad siya ng dalawa at nilipad pabalik. Sumunod ay napansin ng kapitan na si Olivia na ang tumutulak sa Reyna papunta sa portal. Inutusan niyang itigil niya ang ginagawa nito pero kailangan daw gawin yun ng kadete dahil ito lang daw ang tanging tamang oras. Lalo pa niyang nilakasan ang booster ng kanyang thruster at nagmamakaawa sa kanya si Tanaka na huwag niyang gawin ito. Isasarado na sana daw ni Stanford yung black hole pero nagalit sa kanya si Olivia na ipagpatuloy lang daw niyang buksan, alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ganun nga ang nangyari, matagumpay na naitulak ng kadete ang Reyna ng mga shark sa portal pero pati siya ay nakasama dito. Hindi makapaniwala sa nasaksihan ni General Park nang makitang nawala na ang signal ng kanyang anak. Bumabalik na malungkot ang mga bida at napatigil muna saglit si Stanford para tignan ang maayos na kalagayan ng Earth. Balik sa kampo, nagdiwang ang lahat sa tagumpay na nakamit nila kabilang si Adam na nagligtas daw ng headquarters. Dumating na rin yung tatlong robo-mecha at nagpapalakpakan ang mga tao sa kabayanihang ginawa nila. Sinalubong din sila ni Adam at binigyan ng mahigpit na yakap, ganun din si Ava na binati rin yung kaibigan. Samantala, dumiretso si Tanaka sa silid ni General Park, at lumuhad ito sa sahig para humingi ng tawad sa kanya. Kung maibibigay lang daw niya ang 1,000 buhay niya, bibigyan ito ng isa si Olivia para lang bumalik. Sa sarili nilang oras, naglaan sila ng panahon para kilalanin muli ang sakripisyong ginawa ni Olivia sa pamamagitan ng pag-toast ng soda sa harap ng istatwa niya. Sa libingan naman ni Charlie, sinabi dito na kapatid niya yung babae sa larawan at kapatid niya ang nanay ni Olivia. Lubos na pinagsisisihan niya yung mga nangyari, at ipinangako nito na hahanapin niya daw yung pamangkin. Sa bahay ni Stanford, gustong sorpresahin ni Ava ang kaibigan at pagkaalis niya ng kamay sa mata, natuwa yung binata dahil naayos na muli yung motor nito. Pero may di magandang balita rin sa kanya si Ava at umamin nito na hindi na daw siya babalik sa Sky Corp Defense. Di pa daw niya sigurado kung ano na ang kanyang gagawin, pero ngumiti ito at sinabing bahala na siguro bukas. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ulit ang lahat na suot ang kanilang mga uniform. Dumating din si Tanaka kasama ng robot niya, at pinuri ni Stanford yung upgrade na ginawa kay Tambo. Nakakagulat din na nagpakita ang HF unit na robot, at sa loob nito ay si General Park na gusto ring sumama sa kanila. Dahil nandito na ang lahat sinabi ng kapitan, na ngayon ang araw na hahanapin natin si Olivia at sumaludo ang mga kadete.
Samantala, ang robot ni Olivia ay napadpad sa isang misteryosong lugar sabay lumutang ito sa ere. Napalibutan din ito ng nakakabulag na liwanag at ang natira na lang ay si Olivia na ngayon ay wala pa ring malay. Pagkagising niya, nagtataka siya kung saang lugar na ito sabay nagbukas ang napakalaking pintuan sa harapan niya. Nasisilaw siyang tumitingin dito at parang merong anino na lumalapit papunta sa kanya.